Good morning! So, today is our last day here in Thailand. At kami ay magsha-shopping. Ang last, hindi naman magsha-shopping. Mamimili lang ng mga kung anong pwede naming maiuwi since ito ang ating last day. Mamimili tayo ng mga kailangan nating mga damit, ganun, or pwede yung kung ano man pwede nating maiuwi sa lubong or anything. Kaya, tara, samahan niyo kami. Let's go! Wala na pala yung bazaar doon, yung malapit sa may hotel namin. Kahapon na pala yung last day. Sorry. Hindi na kami ulit nakakain doon. Though, dalawang gabi naman na kami kumain doon. Kaya okay lang. Pero for today's video, tayo ay manginginain muna dito. Meron kasi kami nadadaanan lagi na kainan. Na laging punong-puno. Patry namin anong meron doon. Yung mga Big C, mga Platinum, sarado pa yung mga yan. Mag-breakfast muna tayo bago tayo mamili doon. Fail dahil alas 10 pa daw yung open nila. Paano yun? Mamayang gabi na lang doon tayo magkumain. Yung mami nakakain. Kasi mga close yung mga kainan. Ito si Cinderella. Nagkape muna doon sa isang kapihan. Eh, ayoko ng kape doon. Hindi naman sa ayoko inong kape. Pero kasi, namamahalan ako kasi nasanay namin na yung mga binibili namin mga iced coffee. 25 baht, 35 baht. Eh, doon. Eh, pag lumabas kasi ng 50 baht, parang namamahalan ako. So, ayoko. Sabi ko, ayoko. Dito na lang ako sa 7-Eleven na lang ako magkakape. Yung all coffee nila. Ano rin naman yung ginagamit. Beans din naman. So, ito okay na ako doon. Mas at least mas mura compared doon sa coffee shop talaga. Eh gusto daw niya tikman. So sige. Doon siya. Ako dito ako sa 7-Eleven bibili ng coffee. Baka bigla rin ako mapabili ng sun. Ito may isa pa palang kapihan dito. Hindi tinry dito ni Cinderella. Mas enticing kasi andun. Nakalabas yung mga kung ano-ano. Pero dito tayo sa 7-Eleven. Ito bibili. Bibili na tayo ng coffee sa 7-Eleven. Pumili na rin ako nung kinain ko kahapon. Sausage and cheese sandwich. Gutom na ako. Gusto namin kumain sana somewhere na may kanin. Pero kain muna ako nito. Tapos kain ulit ako mamaya ng kanin. Ito na yung last day natin na pwede tayo manginain ng mga authentic Thai food. Kaya mamaya pag may mga nakita tayong Thai food na pwedeng kainin, kainin natin. Meron din pala akong dalawang soft drinks sa ref. Hindi ko pa naiinom simula kagabi. So, baka daling ko na lang yun. Ito kami ng isang araw. Dami nilang dala. Mas matindi rin mga ito. Ang dami lalong dala. Parang kami nun. Ano lang, tig-isang maleta lang yung dala namin na si Cinderella. Itong nasa harap ko ngayon. Grabe. Tig-dalawa. Tig-tatlo pa. Sobrang tagal nila siguro dito. Siguro mga 3 weeks, 2 weeks na higit ng mga ito. Pero kami, since 1 week lang kami, yun lang yung dala namin. Actually, yung damit ko, kasya siya dun sa maliit na maleta ko eh. Pero, nagdala ako ng malaking maleta para katulad niyan. Kung may bibilihin, may uwi. Pero, mga unting-unti lang yung madadagdag kasi syempre may damit din akong andun. Yeah. Hindi naman ganun karami yung kaya mong may uwi. Unless magbabayad ka ng additional payment kay Cebu Pacific. Para lang makapamili ka talaga. Malapit na tayo sa picnic hotel ulit. Balik muna tayo dito sa hotel. Papasok pa lang ako dun sa hotel. Biglang sumasalubong na palabas. Hindi man lang ako binigay pagkakataong humilata sa kama. Dito na lang kaya tayo mag-breakfast. Saan hindi tayo bumili ng coffee? Eh bakit? Masaya coffee eh. Uy, meron nga din dong ano eh. You know, yung chicken. Yun lang ang ano nila. Chicken lang eh, no? Oo. Biglang naghahanap ng green curry dito si Cinderella. Dito kami unang kumain eh, ng first day. Masaya dyan, sarap kumain. Sarap kumain dyan sa mga kali-kali. Pero nakakain na kasi kami dun eh, kaya ayaw na namin dun. Gusto namin itry din yung iba. Ano to? Oh, wala pa. Closed pa. Madaming mukhang masasarap na kainan, mga closed pa eh. Ayun, meron dito. Pero nudelsan lang. Ah, chickenan. Pipila ka dito? Ah, tsaka ka pipila. Nakahanap kami ng kainan. So ito yung aming kinainan. Hindi ko mabasa eh. Pero dito lang yan sa may dulong side ng Rangnam na. Yung malapit na dun sa kalsada na papunta sa mga Platinum. Ito yung mga binili namin. Ayan ang curry, tongtam, tsaka omelette with crab meat. Kain muna tayo dito bago tayo mamili sa Big C. Ang hang. Grabe sa akin. Sobrang hang.
Grabe, ang salit sa bibig. Order kami ng frog legs. Kaso iba i-re-expect namin. Ang dumating. Ang in-expect namin yung katulad nung. Yung mga kinakain natin sa Binondo, yung legs talaga na parang kakain ng drumstick ng chicken. Ang dumating. Chips na. Parang beer mate na siya, no? Kainin na lang natin siya as chips. Ayun, no? Chips na siya. Hindi ko na nga siya ma-enjoy actually. Kita kami kumain. Dito lang yun sa dulo ng Rangnam. What do we do now? Ayun o, tuktok! Punta kami yung Big C. Ang ano namin is mag-grab. Eh pero yung grab, 100 something. 120 na. Eh yung tuktok, 100 lang. Problema, wala yung mga tuktok. Kung kailan mo sila kailangan, dun sila nawawala. Kung kailan mo ayaw sa kanila, dun sila labas ng labas. Ayun o, may parating na tuktok. Dito tayo sa kalye. Lumiko! Lumiko yung tuktok. Yung Big C Super Center, mukhang mali. Ha? Mukhang mali. Bakit? Center. Oo. Ayan o, nakasulat na nga dun sa ano eh. Pasaway ito si Cinderella. Kala ko naman, yung pupuntahan namin, parang ano lang din. Yeah. Parang Platinum Mall, yung mga gano'n, yung mga parang Divisoria type. Mall pala to. Nasa mall kami, tapos nakachinelas lang kami. As in, pambahay. Super pambahay. Siya lang yung nakapambahay. Ako lang pala. Siya pala, naka-outfitan. Ako nakapambahay. Naka-short, naka-chinela. Parang close pa. Sabi 9 daw. Pero parang close pa. Naalam ko na kung ano yung ano nito. Ano yung katumbas nito sa atin. Metropolis. Kung nakapunta na kayo ng Metropolis, yun yung katumbas nito. O yan, try mo. Paano kung hindi si Cinderella ng homo? Eh di, sorry na lang. Pili-try natin. Oo. Get your 100. Get yung pay for this. Pay ko pala. Sana Cinderella. Cinderella. Please turn it on. Ikot mo. Yeah. Si Ariel yung nakuha. Si Ariel. I like your Cinderella one. Oo pa. Oh, pero cute din siya. Cinderella. Paano kung Little Mermaid pumigil? Hindi, pumigil mo dito sa mga bata. Last one? Para may partner lang siya. Ah, sige. Si Cinderella. Gustong gumachapon ng ano, Cinderella din. Kaso si Cinderella hindi pa malalaglag. Ang next na malalaglag, Ariel. Tapos, hindi lang basta Ariel, same Ariel nung nakuha niya. Mimili kami ngayon ng mga OOA sa Pinas. Sabi ng mga kapatid ko, gusto nila ng dried fruits. Ayan, dito kami ngayon sa mga dried fruit section para bumili ng mga kailangan. Ano kaya ito? Coconut, usually tripas, mangga. Yun lang din yung offer natin sa Pinas. Dried mangoes din. Tamis kasi ng mangga dito, sobra. Kakaiba yung mga mangga dito. Kahit kulay green, nang tamis. Kakatikim mo. Kung ano-ano na tuloy na bibili mo. Crispy fish. Mamaya i-unload natin doon. Nari, bukulin. Meron naman yung chicharon sa bahay. Doon. Masarap naman chicharon sa Pilipino. Ito na po ang pagka-unload. Akala nyo guys, ha? Kukunin namin lahat to. Nagkakamali kayo doon. Pero hindi, yun lang. Kasi iniisip ko, baka hindi rin magkasya sa luggage. Anyway, gawa natin ang paraan yan. Oh, tingnan mo. Ang tatambok. Okay na yan. Tara. Tara na, magbahid na tayo. Teka lang. Yung Ovaltine. Ay, yung Ovaltine na lang. Ang hinahanap ko yung white malt. Makakakita kaya tayo dito. Ano mo yan? This is my secret recipe. May malaking Ajinomoto dito, oh. Meron din sa atin. Hindi nawawala dito to. Kaya ang sasarap ng mga food. Oh, alam nyo na, Ajinomoto, baka naman. Mga noodles. Ayoko. Bili tayo ng bigyan natin si Shaira. Bibili kami ng noodles sa binigay sa amin ni Shaira. Tapos bibigyan namin siya ulit. Kung nanonood ka siya ng vlog na to, mag-comment ka sa baba. Gusto mo ba yung noodles sa binigay mo sa amin? Bibigay namin ulit sa'yo. Yun lang yung bibigyan natin sa'yo. Hanapin natin yun. Wala eh. Pancit Canton yung binigay sa atin ni Shaira. Huwag natin siya bigyan ng Pancit Canton. Bigay natin sa kanya yung may sabaw. Ay, ito nga oh. Royal Milk Tea na Nesty. Kuha tayo nito. Authentic tea. Kuha tayo nito. 119. Kano yun? Sa peso? Mga 180. Cinderella, may nakuha ko. Ba't yun? Ano yun? Next tea. Royal milk tea. Oo, na ano? Yung Thai milk tea. Hindi siya Thai. Yan yun. Nakalagay yung Royal. Yan yun.
game mo dyan. Oh my gosh, sugar is real. Ah, saan kaya yung Ovaltine? Huh? Ito yung sa chatra mo. Chatra mo na ano, milk tea. Kung saan yung tea ng chatra mo. Yung pinuha namin galing sa Nesty. Ito. White malt Ovaltine. Ba't ganun? Anong ibig sabihin yan? Pampaganda ng kutis? Kaya ba ganun? White malt. Ito'y dalawa. Hahaha. Tagal kitang hinahanap. Ano nga ba? Ano to? What's the difference? Ah, ito. Isa-isang pack. Meron kasi dun sa baba na madamihan. Ano natin to? Yeah, ito. Same lang, white malt din. 155. 600 grams, 155 baht. Masarap to sobra. Natigman namin to sa ano eh. Sa mga bazaar-bazaar, gano'n. Sarap niya. Grabe. Crispies! Ay, oo nga, no. Ayun, may crispies pa siyang nakuha. Okay, let's go na. Mag-ano na tayo, bayad na tayo. Tigilan na natin to. Feeling ko nakaka 3,000 na kami. Tara na, tama na. Una kong pina... Una kong pinapunch yung mga Milo. Mga Ovaltine. Yung mga pinamili ni Cinderella, mga pasalubong. Ayan, the usual. Yan yung sinasabi na may iwan at may iwan. Titingnan mo kung pasok sa budget mo. Naka-separate siya kanina pa eh. Tinitingnan kung pasok sa budget. Pero ito talaga yung kahit anong mangyari, bibili natin para may pasalubong tayo. May free na ganito si Big C kasi dami na yung pinamili. Huwag na natin pakita kung mahal. Muntik pa natin maiwan yung camera natin. Kasi nagpapak tayo. After shopping, get your VAT refund for tourist form at the customer service counter. So, basta kami sa Big C. Pupunta naman kami dito ngayon. Sa Central World naman, pumunta kami dito kasi andito daw yung isang store ng New Balance. Titingnan ni Cinderella kung mahanap niya yung hinahanap niyang sapatos. Ayun, ito na. Ito yung New Balance na hanap ni Cinderella. Ayun na si Cinderella. Looking for her shoes. Ayan, New Balance. Ayun, ito ba yung hinahanap mong kulay? Oo, pero size 8. Ay, tanong mo dun. Ayun na. Maganda naman yung puti. Bakit ayaw mo yung puti? Ayoko, tama na. Yung ako, tama na yung pamimili ko. Masyado na ako maraming binili dito. Umiiyak na yung credit card ko. Umalis kami ng Central World kasi sobrang daming budol doon. Yung tipong mababaon ka na sa utang. Pero may Casetify doon, sayang. Gusto ko nung Casetify. Pero 1 hour nila bago magawa eh. So if ever man, kung gugustuhin ko man ulit nung Casetify na design na yon, siguro yung ano na lang, papadeliver ko na lang sa Pinas. Kasi meron namang ganong option. Doon, maganda sana kung dala mo na. Pero... ayoko nang bumalik doon. Mas mura siya actually. Yung Casetify dito, mas mura siya ng mga 400 pag kinonvert mo sa pera natin. Compare pag sa Pilipinas ka bumili ng Casetify. Pero yun, 400 difference lang naman. So, balik muna kami ulit dito sa Big C. Kunin namin yung pinamili namin mga pasalubong. Tapos, punta kami ng Platinum or what para tingnan namin kung makapamili pa kami. Naghahanap ako ng shorts para may maisusot akong shorts pa uwi. Kaso nabili natin brief. So, uwi ako ng nakabrief lang. Papasakit ako sa airport. Dapat pala pag ganun naman mingili ka sa ganito, luggage din nadala mo. Ang hirap naman, bukas sa lang. Hindi ah, yung taas lang. Ang hirap pa rin. Madali lang, yung taas lang yun. Ano, hindi mo naman siya ilalaki. Tingnan mo, sila, hindi nakalock. Yung pinakataas lang, bubuksan mo lang yan, isusuot mong ganun. Diba? Damit naman yun eh. Maganda yung gawin pag yung halimbawa nagpapasabay ka. Dito kami ngayon sa food court ng Platinum. So ayun, nagkaroon kami ng little problem dito sa food court. Kasi bumili ako ng gyoza worth 65 baht. Apparently, yung card ko is na-charge ng dalawang pork barbecue pa. So, chinek yung balance. 395 na lang yung balance. Nagtataka kami bakit 395 lang. Eh, 65 baht lang naman yung binili ko. So, pumunta kami dun sa kuha ng card para ipacheck. Nakita na merong dalawang 20 baht na charge. Parang hindi nila maisip kung paano nangyari. So, ang ginawa na lang, parang ang tagal namin pabalik-balik. Back and forth dun sa shop at saka dito sa area na to. And then, after mga 30 minutes, napaikot-ikot kami.
kasi nga hindi magkaintindihan. Sinabi ko na lang is, bakit hindi na lang nila ibigay sa akin yung food kaysa i-reverse nila or something? Kasi bibili rin naman ako ng kahit ano eh. So, ibigay na lang nila sa akin yung food na na-charge sa akin. Ito lang din yung mga grilled chicken na nandun sa labas, sa mga bazar-bazar. 10 baht lang dun. Dito 20 baht. Thanks to yung presyo. Pero, since nasa mall, kaya ganun. Usually naman kasi diba pag nasa mall, thanks to talaga yung presyo. Pero, sabi naman. Shameless ha. Masarap naman siya. Grabe no? Sa kanila, 10 baht, 20 baht lang yung mga ganito. Samantalang sa atin, magkano na ang isang barbecue ngayon? Mura na yung makakakuha ka ng 35 pesos, 36 pesos na barbecue. Meron nga 50 na yung isang barbecue, tapos unlet-let lang. So ayun, nandito na ulit kami sa hotel. Tapos, nagpack na rin kami ng things. Kasi ang aming biyahe ay 4 a.m. So malamang pupunta na kami ng airport by 1 or 12 a.m. Kaya nag-impake na kami para pahinga na lang tayo dito. Kakain dyan sa baba, tapos pahinga, ganun. Para ready to go na. Ayan, nakapack na yung mga gamit namin. Meron pang mga nakalabas na ano, na pangligo. Pero other than that, okay na. Ready to go na kami. Kami ay kakain muna. Yun na, asam-asam niyang mga kainan na laging madaming tao pag umuwi kami. Since this is our last night in Bangkok, yun na rin yung ano natin. Kain ender. Nandito na yung inaasam-asam ni Cinderella ang kainan. Dali, ayan. Gutom na naman po kami. Dumating na rin yung ano niya. Hito niya. Hito. Diba? Hito yan. Grilled hito. Kain marami. Lagay mo yun sa'yo kasi sa'yo lang yan eh. Kaya niya ubusin yung buong hito na sa kanya lang. Siya lang kakain ng lahat. Sobrang sarap ng tom yan. Puro shrimp. Actually, meron pa dito eh. Ang dami dito. Ang problema, pati yung fried rice namin, shrimp. Ito yung sausawa ng hito. Try natin yung hito. Ang sarap ng sausawan. Ang sarap. Yun pala yung secret dito kaya maraming kumakain. Ang sarap ng sauce nila na pinarnir mo dito sa hito. Kahit sobrang spicy. Tapos ang gusto ko talaga yung shrimp fried rice. Sayang, wala yung crab fried rice ni Cinderella. Pero yung shrimp fried rice. Nakasama talaga yung shrimp na madami. Kasi isa pang order namin. Ito, roasted pork. Parang peppery na may parang something eh. Yung nakain ko doon ng isang beses, yung parang pumuputok-putok sa bibig. Pero ano lang siya, yung binubod-bod lang siya. Lakas namin sa kanin, maubos na namin yung yan, gutom na gutom po. O, oh, diba? Ubos. Gutom na gutom siya. Grabe yung simot namin. Ito yung huling kain namin na Thai food. Tunod na kain natin, Filipino food na ulit. Sana makabalik tayo ulit dito. Para makakain ulit ng mga authentic na Thai food. Dito kami kumain. Grabe, ang sarap ng busog namin. Apat yung in-order natin, naubos natin lahat. Grabe yung ice, no? 15 baht din. Presyong tubig din. Dito lagi may bayad yung ice. Lagi kami pinagbabayad ng kasi ice. Kasi alam mo, mainit kasi dito. Importante sa kanila yun. Mainit din naman sa atin, ha? Pero libre lang naman yung ice. Pero kasama na sa binibili mo yung hero. Oo. Oh, baka akala mo lang libre sa atin. Dito separate pa eh. Pwede kang humingi ng ice pero ibibil ka nila kanina. Ang dami kasi namin ininom ng tubig. Binuksan namin ang binuksan niya ang tubig. Yung pala per bote yung bayad sa tubig. Ano kaya pwede makain pagdating sa hotel? Gutom pa yarn. Balik nga tayo ulit sa hotel. Mga pagpahinga bago tayo umuwi papuntang Pilipinas. Check out na kami. Check lang daw muna yung room bago nila tayo clear. Buti na lang hindi pa tayo nagka-grab. After nila tayo i-clear, dun tayo magbubok ng grab. Sana makakuha tayo ng grab, tas mabilis lang yung biyahe. We're here na sa airport and time check, it's already 1 a.m. Pupunta tayo dun sa check-in counters ng Cebu Pacific. Dun tayo sa queue. Ang layo ng binabaan sa amin ni Kuya. Binaba kami sa pinaka-unang-unang pinto. Doon pa kami sa kabilang dulo. Matagal pa naman tayo. 4 pa naman yung flight natin. Kailangan din natin i-file yung tax refund sa mga binili natin dito. Kasi nag-grocery tayo kanina, di ba? Actually, meron nga rin kami mga binili sa mall. Kaso, ang minimum kasi para makapag-apply ka ng tax refund is 2,000 baht. Yung binili namin pa 1,000, ganun. So, kulang. Hindi namin ma-file. Pwede siya cumulative. Halimbawa,
1,500, 500, pero same day. Pero pag hindi mo siya nagawa, hindi ka naka 2,000 baht for that day, hindi mo siya ma-file for tax refund. Nagawa lang namin is yung pag-grocery nga namin ng mga pasalubong. Doon kami umabot ng 2,000 plus. Kaya ayun, ito, ma-file namin for tax refund. Yung iba naming mga nabili, kasi since hiwala yung araw ng pagbili namin, hindi namin na-file. Sayang, kano rin yun? Parang 200 din yun. 200-220. Parang ganun yung VAT na nakalagay. Kung buo yung makukuha mo ulit pabalik. So ayun, tara. Punta tayo dun sa VAT refund. Tsaka sa check-in counter natin. Time check. It's already 2:15. Nakapasok na tayo. Nakalampas na tayo sa immigration. Pick up counter. Ah! Yung King Power. Pag bumili ka sa King Power, ayun na yung mga pick up counter. Ang dami pa rin palang mga bibili dito. Kaso, 100 baht na lang pera namin dahil pinapalit niya lahat ng peso. Wala na kaming mga pwedeng bilhin. Tubig na lang mabibili mo sa 100 baht. Ang layo ng gate natin. From dun sa passport control, papunta sa gate, up to 14 minutes. Ibig sabihin, ganun kalayo yung gate. Nawala na nga sila kuyang kasabay natin eh. Kami kasi, patingin-tingin, paaso-aso pa. Matagal pa naman kasi yung light natin. Madami pang oras. Pwede ka pang mag-ikot-ikot. Madami pwede mabili pa dito. Buti na lang, wala na kaming baht. 100 baht na lang meron kami. At least hindi na makakagastos. Tayo ay sasakay sa 5J932. Iwan. Layo. Pagod na ako. Ganda ng airport nila. Ang dami kung ano-ano. Pwede kang mamili ng kung ano-ano. Doon yung mga food pa doon, oh. Bibili daw siya ng potato corner. Gusto ko sana McDo, eh. Hindi ako nakakain ng McDo dito sa Thailand. Gusto ko yung malaman yung iba-ibang lasa ng McDo sa iba-ibang bansa. Ayun, ganun. Walang McDo'ng malapit kasi sa amin. Kaya hindi kami nakakain sa McDo. Eh, layo ng McDo. Alam naman dumayo pa kami para lang mag-McDo. Yung iba close pa kasi nga madaling araw. O baka magko-close na. Oh, yung close na si Potato Corner. Kahit saan magpunta, Potato Corner, hahanap ng batang to. McDonald's, 24 hours open. Kakita tayo ng McDo. Pili lang tayo ng burger o kaya ng dessert. Tingnan lang natin kung ano yung difference ng burger ng McDo. Kahit isang pirasong burger lang. Ay, may pang-buy rabbit card. Rabbit card ka. Ba't ganun? Ah, hindi. Naka-English na pala. Take out. How would you like to pay? Ang mahal ng McDo dito. 579 ba? Cancel na lang tayo ng order. Kasi wala na daw burger. Burger lang daw ay mga fish. Fish fillet, ganun. Chicken. Ayoko yun. Kasi normal din sa atin. Nalungkot ang McDo heart ko. So, ayun. Lika na. Maglakad na tayo ulit. Papunta dun sa ano natin. Sa gate natin talaga. Pero ayun. Ano ba sabi? Up to 7 minutes. Napakalaki ng airport na siya. Up to 7 minutes pa ila ka rin. Up to 7 minutes pa. Ganun kalayo. Ay, kaya naman pala. Napakalaki naman pala kasi talaga ng airport. Dito tayo galing sa gitna eh. Kaya pala malayo. Ayun tayo. Andun tayo sa E. Laki ng airport. Namiss ko tuloy airport na thesis ko. Di man lang ginamit ng Pilipinas para gamitin yung thesis ko. Ang ganda-ganda nung ginawa ko airport. Muntik na maging thesis of the year yon. Kapal na mukha. Thesis of the year. Yan na, malapit na tayo. Makapagpahinga na rin muna dun. Tulog-tulog onte kung makakatulog. Onting-onti na lang makakauwi na ulit kami sa Pilipinas. So, ayun. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng ating vlog. At lalong-lalo na sa mga nag-abang ng ating Thailand series. Maraming salamat sa inyo. Also, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to like and subscribe. And also, hit that bell button para updated kayo sa aming next vlog. Okay? Kita-kita tayo ulit sa ating next vlog. See you guys! Bye-bye!